gusto ko lang ibahagi ang naging karanasan ko noong bata pa ako. Nagbakasyon kami sa ancestral house ng pamilya ng papa ko sa Batangas. Napakatanda na ng bahay, malaki at lumana, pero sa bata kong isip, palaging nakakatuwa itong ikutin at tuklasin. Isang araw, habang naglalaro ako sa labas ng bahay, napansin ko ang isang lalaking nakatayo sa may bintana. Nakatingin siya sa akin na parang kilala niya ako. Wala akong ideya na multo pala siya. Inisip ko na bisita lang siya ng lolo ko kasi maayos ang kanyang pananamit. Hindi ko muna siya pinansin dahil suplada ako noong bata, pero nang umiti siya sa akin, umiti rin ako pabalik. Pagkalipas ng isang linggo, hindi ko na ulit nakita yung tao na iyon. Pero ilang araw bago kami bumalik sa Maynila, may kakaibang nangyari. Isang umaga, nagising ako at nakita ko siyang nakatayo sa gilid ng kama ko. Nakatingin siya sa akin, hindi kumukurap. Medyo nagtaka ako kasi sanay ako na si Mama ang unang nakikita ko pagkagising. Kaya tinanong ko siya, "Kuya, nasaan si Mama?" Walang sagot. Nakatitig lang siya sa akin. Nagtanong ulit ako, "Wala ba si Mama?" Tahimik pa rin siya hanggang sa sinabi ko na, "Nasaan na ba ang Mama ko?" Nagsisimula na akong maiyak nang bigla niyang binanggit ang pangalang Maria Isabelle. Nilapitan niya ako, parang gusto akong patahanin, pero sa sobrang takot, tumakbo ako palabas ng kwarto para hanapin si Mama. Simula noon, sa tuwing nagigising ako sa umaga, siya lagi ang una kong nakikita. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalang I Maria Isabel. Nung pauwi na kami ng Maynila, nakita ko siya ulit sa parehong lugar kung saan ko siya unang nakita. Malungkot ang itsura niya, kaya inanyayahan ko siyang sumama sa amin. Simula noong dinala ko siya sa bahay namin, naging normal lang ang takbo ng buhay ko. Inisip ng mga magulang ko na imaginary friend ilang siya, kaya hindi nila ito pinansin. Araw-araw, nakikita ko siya pagkagising ko sa umaga, lagi lang siyang nasa tabi ko. Nang tumuntong ako ng 15, na-curious na ako kung sino si Maria Isabel na lagi niyang binabanggit. Tinanong ko siya, "Sino si Maria Isabel?" Hindi siya sumagot, itinuturo lang niya ako. Nagulat ako at sinabi ko, "Ako." Pero hindi naman Maria Isabel ang pangalan ko. Hindi siya nagsalita, pero malungkot ang mukha niya. Kaya sinabi ko, "Okay lang kahit Maria Isabel ang tawag mo sa akin." Mula noon, nag-iba ang pakikitungo niya sa akin. Tuwing nagigising ako sa umaga, may nakalagay na roses sa gilid ng kama ko. Parang nililigawan niya ako sa tradisyonal na paraan. Nang bumalik kami sa Batangas, ayos lang kami. Pero isang araw, bumisita ang kaibigan ng lolo ko. Pagkakita niya sa akin, napansin kong gulat na gulat siya. Sinabi niya, "Iha, bakit kasama mo siya? Ano ang ginawa mo?" Napagtanto ko na nakikita rin niya si Ted. Pangalan na ibinigay ko sa kanya dahil hindi ko alam ang tunay niyang pangalan. Kinabukasan, tulad ng dati, may rose na naman sa tabi ko pero hindi ko na siya makita. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko si Lolo at ang kaibigan niya. Sinabi ng kaibigan ni Lolo, "Iha, alam kong nagtataka ka kung bakit hindi mo na siya makita. Pinaalis na namin siya. Para sa ikabubuti mo at para matahimik na rin ang kaluluwa niya." Umiyak ako nang marinig ko ito. Hindi ko makakalimutan ang sinabi ni Lolo, hindi ko pinagsisisihan na binili ko yung lumang salamin. Alam ko na may nakatira roon. "Huwag kang mag-alala, Apo, kung ano man ang naging samahan niyo, hindi niya yun malilimutan." Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com.